Hey people! Welcome back ulit sa ating channel. So in this video ang ating pag-uusapan ang mga nakatagong dahilan kung bakit hindi ka pumapayat. Alam ko marami sa atin ang nagnanais na pumayat. Kung kumakain ka ng healthy at regular na nag-exercise, ngunit wala ka pa rin nararating. Ang mga karaniwang pagkakamali na ito sa iyong lifestyle ay maaring sanhi kung bakit hindi ka maaring mabawasan ng timbang. Nauunawaan ang karamihan sa mga tao na ang pagbabawas ng timbang ay nangangailangan ng isang medyo delicate na eating mix, regular na pag-exercise, at pag-inom ng sapat na tubig. Ngunit, paano kung ginagawa mo naman ang lahat ng tamang bagay at napapansin mo pa rin na hindi ka malang nababawasan kahit ilang guhit? Maaring may ilang mga nakatagod dahilan sa iyong bigla ang pagtaas ng timbang na maaring hindi mo isinasaalang-alang. Kahit na mga healthy foods at gawi ay maaring humantong sa pagtaas ng timbang at may ilang mga isyong physiological na lampas sa iyong control na maaaring rin magbigay ng kontribusyon sa isang lumalawak na bewang. Bagaman ang listahang ito mula sa mga mananaliksik sa Eat This, Not That ay nagbibigay ng pananaw sa kung anong posibleng nangyayari, siguraduhin kumonsulta ka pa rin sa iyong doktor kung sa palagay mo ito ay isang bagay na mas seryoso o paulit-ulit na. Kaya naman, atin ang simulan. Number 1 na dahilan dyan ay kumakain ka ng labis na asukal. Pag sinabing labis na asukal, hindi literal na pinapapak mo ang asukal. Tulad ng isang gamot, ang pagkain ng asukal ay nakakabit sa iyo sa mga matatamis na bagay at pinapanatili mo ang labis na pagkatakam dito ayon sa bagong pananaliksik sa Zero Sugar Diet. Ginagawa ka nitong matapa, pagod at cranky. Sa katunayan, ang asukal ang salaring sa likod ng epidemya ng labis na timbang ng tao at mga kaugnay na sakit tulad ng type 2 diabetes at hypertension. Kahit na nagsisikap kang iwasan ang mga matatamis at inuming may asukal, maaari pa rin itong nakakabit sa iyong paboritong pampalasa or protein bar. Tiyaking suriin ang mga label, hindi lamang ang gramo ng sugar, kundi pati na rin ang mga sangkap tulad ng fructose, sucralose, high fructose, corn syrup at dextrose. Ito ay mga pawang mga karaniwang pangalan para sa mga idinagdag na asukal. Pagsikapang kumain lamang na hindi hihigit sa 6 na kutsarita o halos 25 grams na idinagdag na asukal sa isang araw. Dalawa, hindi sapat na tulog. Alam mo, ang pagkuha ng sapat na tulog ay mahalaga para sa mabuting kalusugan. Ideally, ang mga tao ay dapat makakuha ng 7 to 8 hours na pagtulog sa isang gabi. Kahit na ang 8 oras na pagtulog sa isang gabi ay hindi para sa lahat, subukang i-hack ang yung cycle ng pagtulog sa pamamagitan ng pagtulog at paggising ng pare-parehong oras sa araw-araw, kahit na sa weekends. At kung kaya naman sa araw, kumuha ng mabilis na idlip kahit 20 minutes lamang. Ikatlo, sobra ka namang matulog. Sa kabaligtaran naman, mayroon ding isang bagay tulad ng sobrang pagtulog. Bukod sa sobrang pagtulog para makarating ka sa gym o gumawa ng isang malusog na agahan, ang iyong katawan naman ay tunay na hindi gumana ng pinakamainam kung mahaba ang pagtulog mo. Ang isang pag-aaral na inilatha sa Journal Agham at Panlipunan and Medisina ay natagpuan na ang mga taong labis na natutulog ay natagpuan na mas napakataba at nasa peligro para sa mga sakit tulad ng diabetes at hypertension. Kaya tiyakin na ang iyong mga oras ng pagtulog ay laging tama. Tatandaan lang natin, lahat ng sobra ay nakakasama pa rin. Ika-apat, mayroon kang thyroid issue. Bagaman ang mga issue sa thyroid ay hindi pangkaraniwan tulad ng iniisip ng mga tao, pero ang hypothyroidism o isang hindi aktibo na thyroid ay maaari mag-contribute sa pagtaas ng timbang. Dahil kinokontrol ng iyong thyroid ang iyong metabolism. Kapag ito ay tumatakbo ng dahan-dahan, maaaring humantong ito sa hindi ka nais-nais na pagtaas ng timbang. Kung napansin mo ang pagtaas ng timbang kasama ang pagkapagod, paninigas ng dumi, pagkasensitibo sa lamig o fuffiness ng iyong mukha, siguraduhin magpatingin ka sa isang doktor at ipatest ang iyong thyroid. Ikalima, tumatanda ka na. Well, ang kulay abong buhok at masakit na mga kasukasuan ay hindi lamang ang bagay na kailangan mong asahan habang ikaw ay nagkakaedad. Ang pagtaas ng timbang ay halos isang garantiya kung hindi ka maingat. Ang iyong metabolismo ay nagpapabagal habang ikaw ay tumatanda at ang iyong katawan ay hindi gaanong kaya ang matinding exercise na dati pong nagagawa sa iyong kabataan. Meron kang labis na stress. Mukhang ang lahat ay ni-stress sa panahong ito. Maaring nakaharap ka mula sa mga talamak na stress. Ngunit salamat na lamang sa iyong karera, pamilya at personal na buhay ay hindi mo ito masyadong namamalayan. Ngunit ang labis na pagkapagod, lalo na sa mahabang panahon, ay nagiging sanhi ng iyong katawan na palabasin ang stress hormone cortisol. Bagaman kinakailangan ito upang makontrol ang presyon ng dugo at balanse ng likido, ngunit ang iyong katawan naman ay nagtatapos
sa pagtatago nito bilang taba sa tiyan. Ang stress ay hindi isang bagay na mahiwagang nawawala, ngunit maaari kang makatulong na makontrol ito sa pamamagitan ng exercise, pagninilnilay o pagkain ng tamang pagkain. Ang iyong pamilya ay lahi ng mga matataba. Kahit na kumakain ka ng maayos at sobrang aktibo, ang ilang mga tao ay genetically predisposed upang maging ng timbang. Kung ang iyong pamilya ay sobra sa timbang, lalo na kung nagsimula silang biglang tumaba sa kanilang 20s to 30s, maaring itong isang palatandaan na nakatadhana rin na mag-gain ka ng timbang. Labanan ito hanggat maaari sa pamamagitan ng isang malinis na dieta at regular na exercise. Masyado kang nanonood ng TV. Medyo halata na ang sobrang oras sa harap ng maliit na screen sa halip na sabihin natin sa gym ay magdudulot sa iyo upang makakuha ng timbang. Mas madaling hindi natin mapansin ang pagkain natin habang tayo ay nanonood o nasa harap ng TV at nawawala na ating pansin kung gaano karami ang ating nakakain. Dagdag pa, ang artificial na ilaw ay gumugulo sa iyong cycle ng pagtulog na magdudulot sa iyo na mawala ang mahalagang tulog na kinakailangan para mapanatili ang isang malusog na timbang. Nalulumbay ka. Ang depression ay isang nakakapanghinang sakit. Sa isang pag-aaral na inilatha sa American Journal of Public Health, ang mga taong nakararanas ng mga sintomas ng depression, kalungkutan or loneliness ay mas mabilis na tumaba kaysa sa mga hindi. Sa tuktok ng mga antidepressant na nagdudulot ng pagtaas ng timbang, ang mga taong nalulumbay ay maaring may posibilidad na maghangad ng mga comfort food na mataas na calorie sa pagsisikap na maging mas mahusay or makaramdam sila ng maayos. Upang makaramdam ng mausay kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng paggalumbay, tiyaking sabihin mo sa iyong doktor at ipaalam sa kanya na mas gusto mong ilagay ang iyong sarili sa isang medication na hindi magiging sanhi ng pagtaas ng iyong timbang. Masyado kang mahigpit. Minsan ang hindi sapat na pagkain ay maaaring aktwal na humahantong sa pagtaas ng timbang. Kapag pinagkaitan ka o pinagkaitan mo ang iyong sarili ng mga calorie at nutrisyon na kailangang gumana ng iyong katawan, talagang pinababagal nito ang iyong metabolismo. At kung lalaktawan mo ang isang pagkain bilang pagsisikap para pumayat, malamang ang iyong isasabotad sa iyong sarili sa pamamagitan ng labis na pagkagutom at labis na pagkain naman sa susunod na posibleng pagkakataon. Bagaman ang lahat ay magkakaiba, ang pag-stick sa humigit kumulang 1,200 to 1,500 calories or depende sa antas ng aktibidad ay mainam para sa mga kababaihang naghahangad na mabawasan ng timbang sa isang malusog at sustainable way. So, yan lamang po ang ilan sa mga nakatagong dahilan kung kaya't hindi tayo pumapayat sa mga taong nagdinais na pumayat. Well, marami pa rin mga nakatagong dahilan dito at ilan lamang ang ating nabanggit. So, kung may malala ka ng problema o seryo, tingin mo ay seryoso na ang iyong pagtaba, huwag kang mag-atumiling kumonsulta sa iyong doktor. Mas mainam pa rin na payuhan ka ng mga eksperto pagdating sa ganyang bagay, lalo na sa iyong kalusugan. Huwag mong ipagwalang bahala ang patuloy na pagtaba ng iyong katawan dahil malamang may seryosong problema sa loob na hindi mo alam. So, shout out po pala kay Ming Fabre, Ma'am Aurea Calalo and Miss Angeline Sismundo. Thank you for watching po.